Frenny, sa mga ka-Frenny dito tayo ngayon. Nakita niyo ka-Frenny ng sardinas. Gagawa po tayo mga ka-Frenny ng lumpiang sardinas. So, ano mga kailangan natin? Yan po sardinas kanina. So, ngayon, mga ka-Frenny, carrots naman mga ka-Frenny. Okay, so tingnan niyo. So, para hindi na tayo mahirapan, pinalit po natin ang carrots mga ka-Frenny. So, syempre, ang sunod sa carrots mga ka-Frenny ay lumpia wrapper. So, ang lumpia wrapper ay medium size yan, mga ka-Frenny. At ito po yung sardinas, mga ka-Frenny. Tatanggalin po natin yung sabaw niya. Yan po, mga ka-Frenny. So, bali, dalawang sardinas yung ginamit ko ngayon, mga ka-Frenny. Okay, so dapat tatanggalin po natin ang sabaw yan, mga ka-Frenny. Hindi po natin isasama yung sabaw ng sardinas sa paggawa natin ng lumpiang sardinas. Okay, yan. Okay, tinataktak natin mga ka-Frenny para mawala yung sabaw. Pagkatapos, so ito na mga ka-Frenny ay ating pong nilipat na po natin. Yan po yung sardinas natin. So wala na po siyang sabaw. So nung nagagawin natin mga ka-Frenny, dudurugin po natin yan. So kailangan po natin mga ka-Frenny, tatanggalin po natin yung tinik. Siyempre yung sardinas mga ka-Frenny, may tinik po yan. Kailangan po natin tanggalin. Okay, so yan. So dudurugin po natin. Okay, so kahit maliit po yung tinik mga ka-Frenny, kailangan po natin kunin yan. So, yan oh. Yan, may nakuha ko mga tinik mga ka-Frenny. Yan. So, tatanggalin natin yan. At durugin natin ng mapino mga ka-Frenny. Okay, masarap to yung sarap. Tingnan niyo mga ka-Frenny, yan na po. Okay. Then, again, lumpia Shanghai yan. Medium yung size niya. Yan po yung ating patatas, ang ating carrots mga ka-Frenny. Yun, dinurog ko sila. Yan. Masarap ito yung ating gagawing lumpiang sardinas, mga ka-Frenny. Okay, yan. Yan na mga ka-Frenny ang ating ingredients. Prepared na po. Handa na po lahat yan. So, ang gagawin natin next, mga ka-Frenny, ay gigisahin natin yan. Gigisa tayo, mga ka-Frenny. Okay, so ito. Naihanda na po natin ang kawali. Yan po, mga ka-Frenny. O, yan o. Kailangan din natin ng sibuyas at bawang. So, yun po yung mga sangkap na kailangan po natin. Naginigisan na natin mga ka-Frenny. Yan. Okay. Para maluto na siya. Half cook lang po yung gagawin natin mga ka-Frenny. Yan. Luto natin. Okay. So, yun po. Pinaghalo na po natin yung gulay, yung patatas, at saka yung carrots mga ka-Frenny. So, maya-maya konti ay atin na pong ilalagay mga ka-Frenny yung tinurog na sardinas. Yan. So, papakuluin natin mga ka-Frenny yan. O, yan. Nakita niyo na po. Ginigisa po natin yan mga ka-Frenny. So, masarap to mga ka-Frenny yung gagawin natin lumpiang sardinas. So, yan. Okay? So, kung gusto niyo kumain ng lumpia, so, mas healthy ito, nakatipid pa mga ka-Frenny. So, yan pa mga ka-Frenny, nilagay na po natin yung sardinas. So, paghahaluin na natin mga ka-Frenny. Ayan. Okay? So, haluin po natin yan. Okay, so yan mga ka-Frenny. So, hahaluin natin yan. Tapos, syempre mga ka-Frenny, titimplahin po natin yan. So, pwede nyo pong lagyan ng asin, bitchin, o kaya gagamit po tayo ng magic sarap. Pwede naman mga ka-Frenny. So, depende po yan sa panlasa nyo kung anong kadaming magic sarap yung gagamitin nyo mga ka-Frenny. So, ako mga ka-Frenny, ay gumamit ako ng magic sarap. Ayan po. So, medyo ano lang yan, huwag masyado nating patagalin at huwag mo na masyado nating paghahaluin kasi baka mas lalo madurog yung ating sardinas. So, durog na yan. So, medyo siguro mag-aantay tayo mga 5 minutes, mga ka-Frenny. So, pakuloyin na natin yan sa mantika, mga ka-Frenny. After 5 minutes na lalasahan natin muna, mga ka-Frenny, syempre. Timplahin natin, mga ka-Frenny, kung yan ay masarap na. Okay, so, pag masarap na syempre mga ka-Frenny, that's the time na patayin na natin ang apoy. Okay, yan. Yan po yung mukha. Wow, malinam na mga ka-Frenny, ang sarap. So, mapadami ako ng kain nito mga ka-Frenny. Syempre, sardinas. Lumpiang sardinas. Yan. Tatapos natin ka-Frenny. Yan. So, bago natin papalutin mga ka-Frenny, lagyan po natin ng isang itlog yan. Okay, so, anong purpose ng itlog? Syempre, pampadagdag ng lasa at mas nakapit po kasi yan mga ka-Frenny pag nilagay po natin sa pag nilagay na po natin sa wrapper pag nagbalot ng mga ka-Frenny. So ako talaga mga ka-Frenny nilalagyan ko pa siya ng itlog yan. So yung purpose ko sa paglagay ng itlog mga ka-Frenny para ay mas ano siya oh mas dedicate siya ng sobrang mga ka-Frenny.
Yan. So, pag-Halloween pa natin na pag-Halloween yung mga ka-Frenny. Yan. So, pag nahalo na po natin yan, ang maayos mga ka-Frenny, yan po yung time mga ka-Frenny na babaluti na po natin yan. So, yan. Okay? So, yun. So, ang purpose nga ng itlog yung sinabi ko kanina, para mas kakapit po siya doon sa lumpia wrapper natin at sila mag-stick together po sila mga ka-Frenny yan. So, yung mga ka-Frenny, ilalagay na natin, babalutin natin sa lumpia wrapper. So, depende din po yan kung anong size ang gusto nyo, gano'ng kalaki ang lumpia ang gagawin nyo. So, may mga ka-Frenny, ay ginamit ko lang kanina ay medium wrapper lang siya. So, sa ginawa natin mga ka-Frenny, makagawa tayo ng 30 pieces. 30 pieces lang kasi ang hinanda kong lumpiang wrapper. At syempre mga ka-Frenny, ay gagamit na ako ng estimation dyan na dapat ang sardinas na gawa po natin ay magkasya po sa 30 pieces na lumpia wrapper. Okay, so yon. So yun mga ka-Frenny. So, syempre, alam niyo yung gagawin ng mga sunod. Siyempre, mga ka-Frenny, di ba familiar na kayo kung paano maglagay na gawa natin na magagawa ng lumpia wrapper. Gamit ang lumpia wrapper, yan. Balot na, yan na po. May nagawa na tayo mga ka-Frenny. Finish na siya. So, ang sunod mga ka-Frenny, syempre mga ka-Frenny ay ipiprito na po natin yan. Yan. Nakaprito na mga ka-Frenny. Okay, so yun mga ka-Frenny. Yun, ito mga ka-Frenny. Ito na po yung ating lumpia. Sa lumpiang sardinas na masarap. Ang sarap sobrang mga ka-Frenny, diba? Tingnan nyo, wow. Malinam na mga ka-Frenny. Sobrang, sobrang sarap. Yummy! Yeah! Okay, ang sarap mga ka-Frenny. So, yan mga ka-Frenny, ang ating lumpiang sardinas. Thank you mga ka-Frenny. Bye-bye! God bless!